itam kinyak ubing? Sa tingin mo, dahil in-enroll mo na ako, wala na akong magagawa? Na hindi mo man lang ako tinanong kung gusto ko ituloy mga kursong yan. Sa maniwala ka man o sa hindi, pareho lang tayo ng gusto. Tumigil na ako kakaasa sa'yo. Makatayo na ako sa sarili ko mga paa. Para naman hindi mo na ako mamanduhan. Tutal, buhay ko naman to, di ba? Kaya dapat, ako magdedesisyon kung anong gusto kong mangyari dito. Wala ka na magagawa. Kahit isuka mo pa ako, wala na magbabago. Ako ang nanay mo. Malas mo. Tama ka. Malas ko nga. Dahil hindi ako pwede mamili ng nanay. Dahil kung pwede lang ako mamili, hinding-hindi kita pipiliin. Lola ka daw po kayo? Totoo yun, Jolo. Pero huwag mo akong tatawaging Lola, ha? Ang itawag mo sa akin, Mama Debs. Ako naman. Ako, okay lang tawagin mo. Lolo, walang problema. Okay? Yay! Masaya naman po. Ano yung masaya, iho? Dati po kasi, mama at tita lang ang meron ako. Tapos, nadagdag si Tita Carrie. Ah? Ngayon, may lola at lolo na din ako. Wow! At kami, tuwang-tuwa naman kami dahil nakilala ka namin, Jolo. May bago na kaming apo! Yay! Nag-invest ako sa ospital dahil sa anak ko. Si Manuel, it's been 3 years. I still miss him. I want the memory of my son to be alive. I want to keep it alive. That's why I keep on investing sa Bermudez Hospital. Ayokong makalimutan ng nakararami ang memory niya. Kasama si Manuel sa pagtatag at pagbuo ng hospital na yan. That was his legacy, and that is his legacy. Hindi nagtagal yung relasyon namin. Kung relasyon ba talaga yung matawag dun. Hindi niya alam na buntis ako. Ako lang man yung nagpalaki kay Jolo. Nakaya ko man sa pag-waitress ko. You're a waitress? Oh. Waitress, labandera, manikurista. Lahat ng racket na pwede kong gawin, ginawa ko yun para mabuhay kami ng anak ko. At para malaman nyo lang din, kailan lang, na ICU yan si Jolo. Malaking pera yung kinailangan namin sa pagpa-ospital sa kanya. Kaya nagsayaw ako sa bar. I need to go back to the hospital na. You'll be okay? Talaga? Why? Wala. Nakakahiya lang kasi. Tapos pag umalis ka pa, mas nakakailangan yun. Erika, you'll be just fine. You're making Erika so uncomfortable with all your questions. Hinay-hinay lang, ma. Debbie, natural lang na magtanong ako. Dahil gusto kong malaman kung anong klaseng tao siya, pati na yung mga kaibigan niya. Pamilyang tingin nila sa kanila, ma. So dapat lang naharapin natin sila ng maayos. Sorry, but they make me feel very uncomfortable. Just look at them! Grabe ka talaga, ma. Alam mo, tama si Norman eh. Wala tayong karapatang husgahan si Erika sa naging nakaraan niya at kung ano man yung pinagdaanan niya. Hindi niya namang kasalanan yun eh. At saka hindi din natin alam na dalawa palang naging anak namin ni Norman. Can't we just let things be? What's done is done. Let's just enjoy the rest of the time with my long-lost daughter. Paraiso is the future of our family. Balang araw, isa sa inyo susunod sa yapa ko namin ni Greg. Isa sa inyo magpapatakbo sa paraiso. Pero ang tanong, sino sa inyo? Kaya Rainer, Juancho, patunayan niyo sa akin ang inyong mga sarili. Ipakita ninyo kung bakit kayo dapat piliin. Kumbinsihin niyo ako kung sino ang karapat-dapat na susunod na patron. Pax, hindi ko na mahihintay yung kapatid mong makabalik, ha? Alis na ako. Ay, okay na. Bakit ayaw mo magsabay sa akin? Kaya may lakad man kami ni Carrie. Ha? Sabi, punta. Ambot, basta sabi lang niya may puntahan kami. Anong? Paliw ko rin, Jolo, ha? Ako nang bahala kay kulit. Hindi ka salamat. Oh, ano na ako? Sige. Samuel? Terry? Before anything else, I'm not alone. May kasama ako. Sino? Carrie, ang tagal natin magkakilala. Ang tagal natin magkarelasyon, ngayon mo lang sasabihin sa akin na may kakambal ka? I found out when I just got back from Sweden.
I couldn't tell you right away because ang daming nangyari. And even sila Dada, I told them recently lang din. Carrie, fiancé mo ko. Kung may mga bagay na hindi mo kaya sabihin sa kanila, sa akin pwede. Unless... hindi ito yung unang pagkakataon na magkakilala tayo. Kaya pala ako naguguluhan sa'yo minsan. Dahil minsan siya yung kasama ko. At minsan ikaw naman. Carrie, niloko mo ko. We didn't mean to, Samuel. Marami lang naging complications. Wala mang kamalay-malay si Carrie na kinuha ko yung pagkataon niya. Ako yung may kasalanan, hindi si Carrie. Please, let me explain everything. Sorry talaga, ha? Hindi ko alam na maging ganito. Kamag-alala, maayos din rin yan. Mahal ka nun ni Samuel. Kamusta ang paghahanap niyo sa dancer? Pagtanong na namin sa dati niyang mga kaibigan, pati mga dati niyang tinaran, pinagtanong na namin niya si Tonyo. Ituloy niyo lang pagpunteriya kay Tonyo para mabilis natin siya mahanap. Dahil malamang, kung nasaan si Tonyo, andun din si Erika. Arreglado, boss. Hello po, Tita Carrie. Hi, Jolo. Kamusta si Samuel? Oh, I've told him everything. He understands. But if he has forgiven us or what, I don't know. Only time will tell. And you, Jolo, bakit hindi ka pa natutulog? Si Pugita po kasi nawawala. Pugita? yun yung regalo sa kanya ng mama niya. Oo, naiwan yata sa bahay ni Tonyo. Lagi niyang yakap-yakap yung pag natutulog siya. Nak, alidiri. Ako na lang muna si Pugita ngayong gabi. Yakapin kita ng mahigpit na mahigpit! Oh, sama ako. Oh, Pugita na yun, ha? Can I also join, please? Da! Agatha, magtibay. Pakastoy. Inaaresto ka namin sa kasong estafa. Ako si Police Officer 2, Rachel Kayat. Ikaw ay may karapatang manahimik kung magkosa walang kibo. Ano man ang iyong sasabihin ay maaaring gamitin sa iyo laban o pabor sa anumang korte ng Pilipinas. Agatha, mag-usap nga tayo! Kailangan pa ba? Pagod ako. Huwag kang bastos, ha? Nagpunta ako doon para bayaran ang piyansa mo. Tapos nangako pa ako doon sa mga taong niloko mo. Tapos ganyan mo ko haharapin? Huh? Hindi naman ako mapupunta sa pagpipiramid selling kung hindi kulang yung binibigay mo sa akin. Kulang? Oo! Pinag-aral kita sa exclusive school? Tinutustusan ko lahat ng pangangailangan mo? Kulang yun sa'yo? Hindi ka kontento doon? Ha? Hindi ko ba isip kung bakit kailangan mo pang maloko ng mga tao? Dahil gusto ko nang makalayas dito, Adele! Itong Baguio na to, masyadong maliit para sa akin. At kung mananatili ako dito, walang mangyayari sa akin dito. Aayos ka? Iiwan mo kami ng nanay mo? Nay, nasa tamang edad na po ako. Gusto ko naman sana sundin yung mga pangarap ko. Bakit? Anong pangarap mo? Ang yumaman? Won! Anong gagawin mo? Anong plano mo para yumaman? Magnanakaw ka, maluloko ka, magiging kriminal ka? Bakit ba lagi kang kontrabida sa akin, ha? Ang sabihin mo na lang kasi, ayaw mo akong umalis dito. Oo! Oh! Ayoko! Kaya nga ako nagdesisyon na manatili dito at hindi na magtrabaho doon. Para makasama ka, tapos kayo niiwanan mo kami na lola mo? Sino ba nagsabi sa'yo na gawin mo yun, ha? Ngayon pa? I was often sick when I was young. That's why... maraming restrictions. Oh, alam ko yan. Nasabi man yan tungkol sa akin. Severe hemolytic anemia. Oh, yan nga yun. Ano man yung ibig sabihin yan? Yung red blood cells ko are not enough. Madaling mamatay. So, I'm prone to infections. That's why I can't really get too tired or go to crowded places.
And when it comes to food, like, super picky talaga. Basically, parang I can't live a normal life talaga. Lagi akong sa hospital nun. I guess that's one of the reasons why eventually I became a doctor. Because growing up, I was surrounded by doctors. It got better naman. I mean, yung sakit ko. But then si Mama, my gosh, talagang super protective, like overprotective. Oh, okay man yun na. Yung mama mo, yung gusto ka talagang protektahan. Kaysa naman yung magulang mo, walang pakialam sa'yo. Yeah, I love Mama. It's just that sometimes I think of our surrogate mother. Alam ko we're not related to her, but still, she gave birth to us. I can't help but wonder who she is, where she is now, like, if she has any regrets that she gave us away. Adele, anak! Adele! Saan ka pumunta? Hanap ko, mga anak ko na. Amin na kayong bata! Inaapoy na lagdat si Agatha, anak! Adele, ano ba? Wala ka nang iniisip, kundi ang mga anak mong nawawala. Nandito si Agatha, kailangan ka niya. Kumising ka, anak, Adele. Kailangan ka ng anak mo. Adele! Patawarin mo ako, anak. Hindi kita pababayaan, Agatha. Patawarin mo ako. Luluwas ka, di ba? Sama mo ko. Huwag niya, Rod. Ngam, papayagan ka kaya ng nanang mo? Ugo! Siyempre hindi. Kaya nga maglalayas, di ba? Eh, Agatha, gusto ba talaga gawin yan? Eh, di ba kakadating lang ng nanang mo tapos lalayasan mo na agad? Akala ko ba maasahan kita? Kung haan mo kaya, eh di wag marami namang ibang paraan. Juan. Sige na, Rod. Tutulungan na kita. Eh, pero sa isang linggo pa yung alis ko, ha? Okay lang ba? Sige. Para makapag-ipon din ako. Agatha, gusto kita makasama. Pero pag-isipan mo yung gagawin mo, ha? Baka lang mo madali ang buhay sa Maynila. Hindi. Sugal din makipagsapalaran doon. Wala akong pakin. Basta gusto ko na makalayo dito. Oo, nasaktan ako. Pero hindi ibig sabihin nun nagbago yung nararamdaman ko sa'yo. Carrie, mahal na mahal kita. Pero pwede ba next time... Let's just be honest to each other. No more surprises. Okay? Normal. Nag-alas sa Sweden, 5 taon. Kaya naabog niya sa Pilipinas. Nagkatrabaho siya sa ospital ng Bernides bilang ubigay na. Doktora Carrie Almeda. Carrie! Ano yung pangalan? Yung isa. Si Almeda, may balita ka ba? May nahanap ka bang impormasyon tungkol sa kanya? Matagal na po ako naganap sa butuan. Pati sa mga karating bayan, pero wala pa rin ako nahanap na impormasyon tungkol sa kanya. Huli ka, Adele! Ito pa lang tinatago mong sikreto, ha? Itong lalaking to? Hindi, tapos na. Sige na, umalis ka na! Galing mo magmalinis? Yun pala, nasa loob ang kuno mo. Alam pa ni Nanay Ligaya yung tungkol sa paglalandi mo, ha? Anong paglalandi? Hindi mo alam kung ano sinasabi mo! Nagmamaangan ka pa, eh kitang-kita ko, inabutan mo ng pera yung lalaki mo! Hindi ko siya lalaki! Kaya pala ako tinitipid mo pero lahat ng pera mo nandun! Nandun sa kapit mo sa lalaki mo! Agatha, hindi mo at alam ang sinasabi mo, ba na nasa sakripisyo ka para sa akin? Pero ang totoo, para sa'yo pa rin yun! Tumigil ka! Tungaling ka! Tumigil ka! Alam mo ba kung para sa'n yun? Alam mo ba kung sinong kausap ko? Alam mo ba kung sino ano? Sino? Ano? Para kanino yon? Sige, makikinig ako! Yung anak mo si Adele, alam niyo ba kung gano'ng kalandi yon? Bakit ano nangyari? Adele, sabihin mo! Agatha, bakit ano nangyari? Ba, ayaw kitang kausap. Agatha, patawarin mo. Ano nangyari, anak? Ano? Aminin mo! Aminin mo yung tungkol sa lalaki mo! Ayaw mo? Ayaw mo? Ako, sabihin, ako mismo ang tatawag Agatha, sa kanya! Agatha, nanay mo! Ako sino talaga siya? Okay na! Agatha!
Dali, nakita niya si Enchong. Agatha! Sandali lang. Minaon na. Ano ba? Nakikiusap ako. Maigis siguro sabihin mo na sa kanya ang totoo. Ano yung totoo? Sige na, ano? Ade, sabihin mo sa akin sino tumato! Sagutin mo ako sino itong mga tasa! Go! Agatha! May kakambal ako? Ito. Kami ba ito? Hmm? Saan mo nakuha? Sa wallet mo! Matagal itong nasa'yo pero tinatago mo sa akin. Bakit ito kami dito sa picture? Tato kayong pinanganak ko. Si Amira. Si Agnes. At ikaw. Sino tong babaeng to? Bakit parang ganda ng buhay niya? Binenta mo siya sa mayaman, no? Hindi. Ano ba talaga, Adele? Gulong-gulo na ako! Sabihin mo sa akin ang totoo! Anak, tatlo kayong anak ko. Tatlo kayong pinanganak ko. Pinili ko kayong ilayo. Kasi kukunin kayo sa akin ng tatay mo. Kaso nahanap pa rin nila ako. Kaya kinuha yung isa mong kapatid. Nakita pang isa. Lahat ng sinabi mo tungkol sa tatay ko, lahat yun na sinabi mo binuntis ka, tinakasin ka, nagtago siya, lahat yun gawa-gawa mo lang? Napakasinungaling mo talaga! Napakasinungaling mo! Kaya gagawin ko ang lahat! Ikaw na lang ang naiiwan sa akin. Gagawin ko ang lahat para huwag kang mawala sa akin. Kapag nalaman mo ang totoo, hahanapin mo sila. Sino siya? Sino yung tatay ko? Sabihin mo sa akin, gusto ko siyang makilala! Alam na, buhay ka, hindi niya naman to kasi na. Pwes, ipapaalam ko sa kanya yung tungkol sa akin. Sino tatay ko, ha? Sabihin mo! Sabihin mo sa akin yun, anong pangalan niya? Sino tatay ko? Nasaan siya? Sabihin mo! Pangalan niya. Hindi. Kung ganun, parang nasa hukay ka na din. Dahil simula ngayon, patay ka na para sa akin! Para naman ako hindi maging okay. Ikonting oras na lang, nasa Maynila na tayo. Sobrang tagal ko nang tinitiis ang buhay ko. Pag nahanap ko ang tatay at mga kapatid ko, makukuha ko na ang lahat ng deserve ko. Malaking bahay, kinhawa, yaman. Sisiguraduhin kong hindi na ako babalik sa buhay na iniwan ko.